Matagal-tagal na rin at bago tayo makapag-moto vlog ulit. So ito yung pagbalik natin, itong video na ito, yung muling balik natin sa pagmo-moto vlog. Dahil sa nasira yung isang cellphone natin nitong mga nagdaang mga month, kaya hindi na tayo nakapag-moto vlog. Nasira yung Poco X3 Pro ko na ginagamit ko pang video kapag naglalakbay, may pinupuntahan, o di kaya nagkukutba. So yun yung ginagamit natin na pang video in case na may mangyaring mga disgrasya sa daan, o di kaya may mga paghuli sa atin na hindi naman dapat ikahuli natin. So dahil sa may nagsadaka sa atin ang isa pang cellphone ngayon, alhamdulillah, so meron na tayong magagamit muli. At ito yung na-experience natin sa pagbabalik natin sa moto vlogging. Ito, binabaybay natin yung kahabaan ng tulay dito sa Delpan. At mapayapa naman tayo naglalakbay dyan, bumabaybay dyan. Hanggang sa etong si Kuya, yung nandyan sa pinakagilid, ay nagulat ako sa ginawa niya dahil muntik na tayong bumangga sa kanya dahil sa ginawa niya. So panoorin ang video. So ayun, at biglang nag-cut si Kuya. So ayan, so ako nagulat ako at napagilid ako ng konti. Dahil kung di lang ako gumilid ay siguradong masasapol natin si Kuya. Dahil bakanting-bakante yung daanan natin, yung straight na dinadaanan natin, at bigla siyang kumanan. So buti na lang at takbong pogi lang tayo at hindi tayo humarurot dyan. Kasi kung humarurot tayo, siguradong tinamaan natin si Kuya. At ang isa sa nagustuhan ko kay Kuya, at marapat na ugaliin natin sa kalsada kapag ganito yung nangyari, alam naman natin na tayo nagkamali, ay magbigay tayo ng signal na kumbaga parang ganito sa ginawa ni Kuya, na nagtaas siya ng kamay, nagpapahiwatig na pasensya na. At ako naman, dahil sa nakita ko yung kamay ni Kuya, nagbigay siya ng signal, ay binusinahan ko siya na parang nagpapahiwatig na okay, so okay tayong lahat. So lagi tayong mag-iingat, huwag nating kakaligtaan na tumingin muna sa mga side mirrors natin bago tayo lumiko sa kung anuman yung lilikuan natin para safe tayo sa pagliko natin. At yun, nung makarating na kami dito sa amin, ay ayan, makikita natin yung mga tao dito. Walang pakialam, oh, ayan, di ba? Alam na nilang papasok ka na, pero pipilitin pa rin nila. Tapos pag nabangga sila, ayan, susundan pa ni ate. Buti na nag-isip-isip pa. So iba talaga yung mga tao dito sa Maynila. Hindi katulad sa probinsya na malayo pa yung motor, ay aalis na sa daanan. Pero dito sa Maynila, motor ang umiiwas. At dito naman sa panghuling video natin, ayan, binangga naman tayo ng tatlong bata na ito. Oh, ayan, natumba sila. Nabangga pa nung e-bike yung isa nilang kasamahan. Ayun. So, iba talaga dito sa Maynila. Sinasabi ko na sa inyo, pag nandito kayo, maninibago kayo sa mga bata dito. Kasi walang pakialam yung mga bata dito sa motor. Mas natatakot pa yung motor dito kaysa sa mga bata. So, yun na lang. Lagi mag-ingat. Safe drive. Ay, ride safe pala. Shukran.